Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa isang mosquito repellent na ating gagawin. Ito ay homemade mosquito repellent. Kaibigan, mula Enero 1 hanggang Hunyo 25 ngayong 2022, nakapagtala tayo dito sa Pilipinas ng mahigit 60,000 na kaso ng dengue sa bansa, o katumbas yan ng 90% ng pagtaas kumpara sa kaparehong panahon nung nakaraang taon. Kaya nga mga kaibigan, kailangan nating gumawa ng paraan para protektahan ang ating sarili at ang ating pamilya laban sa mga lamok na ito na nagdadala ng mga sakit tulad ng dengue at malaria. So ngayon mga kaibigan, tuturuan ko kayo ng paraan kung paano tayo gagawa ng isang mosquito repellent gamit ang tanglad at oregano. At napakadali nito mga kaibigan, kasi ang tanglad at oregano ay makikita lang natin sa ating kapaligiran at sa ating bakuran. Kaya madali itong gawin. So paano ba natin gagawin ang mosquito repellent na ito mga kaibigan? So ngayon mga kaibigan, ay kukuha tayo ng mga sangkap na gagamitin natin para sa ating mosquito repellent. At yan ay ang oregano at tanglad. So kung meron kayong tanim sa bahay ninyo o sa bakuran ninyo ng ganitong mga halaman, maaari natin magamit ito panlaban sa mga lamok. So ang una natin gagawin mga kaibigan, kukuha tayo ng oregano at tanglad sa ating bakuran. So ito yun mga kaibigan. Susunod mga kaibigan ay hugasan natin ito para maging malinis yung ingredient natin na ating papakuluan maya-maya lamang. Ikatlo mga kaibigan ay pakukulaan natin ito sa loob ng 5 to 10 minutes. So pakuluan natin ito para lumabas yung aroma niya na magtataboy sa mga lamok sa inyong bahay. Pagkatapos niya mga kaibigan, palamigin na natin ang ating pinakulong oregano leaves at dahon ng tanglad na kasama na rin yung stem niya. So matapos yan mga kaibigan, pag malamig na ito, pwede na natin siyang ilagay sa isang spray container at pwede na natin itong ipang spray sa mga lugar sa ating bahay na pinamumugaran ng mga lamok. So gamitin na natin ito. So again, i-spray natin ito sa mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok, tulad ng ilalim ng higaan, ilalim ng lababo, pwede rin sa banyo. Yan ang mga lugar na pinamamahayan ng lamok. So sana meron kayo natutunan mga kaibigan sa ating topic sa oras na ito tungkol sa mosquito repellent na gawa sa oregano at tanglad. So hanggang dito lang tayo mga kaibigan. Sana meron kayo natutunan sa ating topic sa umagang ito. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga topic tungkol sa mga kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa ating channel. So hanggang dito mga kaibigan, and as always, have a nice day everyone.